Kumusta mga brad? Dito sa Pilipinas kapag sinabi nating big bike, una nga po nating maiisip ay yung brand na Kawasaki, hindi yung Suzuki. Doon kasi sa tinatawag nating The Big Four, isa ang Kawasaki sa may pinakamaaangas na mga big bikes. Lalong-lalo na yung kanilang Ninja series. Sabi nga nila kapag naka-ninja ka, pogi ka. Duda ako. Yung iba kasi mukhang Ninja Turtle. Yung iba lang naman, mas marami pa rin yung mga pogi. Bukod nga po sa Ninja series na napakasikat naman na sa buong mundo, eh nandyan pa yung kanilang Z series. At isa nga po sa pinakakilala sa series na ito ay ang Kawasaki Z1000. At hindi na rin natin maitatanggi na napakapogi talaga ng sport naked bike na ito. Kaso lang yung presyo niya, talaga ang pangit kabanding. Kasi yung may mga pera lang talaga ang kaya maka-afford nito. Kung wala kang pera at pangarap mo ang motor na ito, aba, ano pang hinihintay mo? Itigil mo na yung pangarap mo. Pero sabi naman nila, lahat ay kayang gawa ng paraan. Kung hindi mo afford yung Z1000, baka afford mo naman yung Z125. Lalong-lalo na kung nalista ka ni Prok Leader, sigurado na ang pan down. Pero syempre, bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napad pa dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga. Sa video nito ay pag-usapan nga po natin ang tungkol sa Kawasaki Z125. Isa nga po ang motor na ito sa mga nagtitrending ngayon. Kahit saan ka magpunta, talagang pinag-uusapan siya. Yung mga tambay na nag-uumpukan, pinag-uusapan siya. Yung mga tropa mong expert sa motor kuno, pinag-uusapan siya. Yung mga asong gala na tirador ng diaper sa basurahan, pinag-uusapan siya. Yung mga pusang nagjugjug-aa sa bubungan, pinag-uusapan siya. Lahat na lang pinag-uusapan siya. Ano nga ba talagang meron sa motor na ito? Bakit pinag-uusapan siya? Alam ko na. Kasi pinag-uusapan siya. O diba, inulit ko lang. Alam nyo mga brad, ganito kasi yan. Yes, oo, pinag-uusapan talaga siya. Kailangan talaga yon para sa publicity. Pero given naman na yun, Kawasaki yan eh. Matagal lang sikat yan eh. Ang nangyari lang kasi sa motor na ito, masyado lang siyang na-hype. Yung ibang vlogger kasi pag nag-vlog, ito ang Kawasaki Z125, ang motor na napakagwapo, ang motor na pinapangarap nyo, ang motor na para sa lahat. Ito ang mini version ni Z1000R. Pag meron ka nito, wala kang talo. Parang taglay ng Cobra yun ah. So ganun nga po ang nangyari. Masyado lang siyang na-hype. Kaya ikaw ang vlogger ka, hype ka talaga. Minsan kasi yung ibang vlogger, lalo na kapag sponsored, madalas nagiging one-sided yan. Gets nyo? Ang ibig kong sabihin, madalas yung sinasabi nila, yung mga goods-goods lang. Yung mga downside sa motor, hindi na talaga nila binabanggit yan. Minsan kasama talaga yan sa kasunduan. Mabuti na lang hindi ako vlogger. Alam nyo mga brad, ang motor na ito ay hindi naman talaga totally bago. Sa mga hindi nga po nakakalam, ang motor na ito ay 2019 pa naging available sa European market. What? Anong what? What-whating po yung mukha mo eh. Yes po, tama nga po inyong narinig. 2019 pa ito naging available sa European market. Ang tanong, may bago ba dun? Siyempre walang bago dun, ganun naman talaga. At ito nga po yung mga color scheme ng 2019 model. So medyo weird lang po tingnan yung kulay blue. Pero Kawasaki talaga yan. At ngayon nga pong 2022, naglabas na naman sila ng updated model. Yes po, updated model. At ito nga po ay ang Kawasaki Z125 2022 model. Na mayroong 125 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, dual overhead cam with 4 bulbs, naka-fuel injected at syempre naka-liquid cooled. Ang kanyang compression ratio 11.7:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito ay mayroong 15 horsepower at 10,000 rpm, 11.7 Nm of torque at 7,700 rpm. So kung titingnan nga po natin yung makina nito at yung makina ng 2019 model, wala pong pinagbago, ito pa rin yun. At ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, ito po ay tumatakbo lamang ng 116 km/h. Huh? Yes po, ganun lang talaga siya kabilis. Pero katulad nga po ng palagi kong sinasabi, ibang usapan na kapag Pinoy na yung nakasampa. At isa nga po sa mga complain ng mga taong nakagamit sa motor na ito, kapag dumating na daw sa high speed, eh malakas daw talaga ang kanyang vibration. Ang kanyang tangke ay kayang magarga ng 11 liters fuel tank capacity. So para sa isang 125cc na motor, napakalaki na po nun. At ang claim nga po ng mga taong nakagamit sa motor na ito, ito daw po ay kumukonsume ng 45 kilometers per liter. So para sa akin, hindi na po masama. Pagdating naman po sa sukat ng kanyang gulong, 100x80x17 sa harap, 130x70x17 naman sa likuran. At pares na po itong naka-tubeless. Pagdating naman po sa kanyang braking system, disc brake sa harap, disc brake din po sa likuran, at ang malupit dito, pares na po itong naka-ABS. So para sa isang 125cc na naka-dual channel ABS, okay kayo. Ang kanyang seat ay tumitaas na 815mm at 185mm naman ang kanyang ground clearance. At mapunta naman po tayo sa iba pa niyang mga features. Pagdating nga po sa kanyang mga ilaw,
medyo tagilid talaga. Given the fact na siya ay 2022 model at siya pa ang pinakabunso sa Z series ng Kawasaki, eh nakahalo din pa po ang kanyang headlight at nakabulb tight naman ang kanyang taillight at pati mga signal lights. So kung atin nga pong iisipin, talagang outdated siya. Pagdating naman po sa kanyang gauge panel, yes, naka-digital naman siya. Pero kung titignan mo yung kanyang display, para na lang din siyang pangkaraniwan. At idagdag mo pa na wala din siyang gear indicator. Aww. At isa nga din po sa mga nirereklamo ng mga taong nakagamit sa motor na ito, eh matigas daw ang kanyang upuan. Masakit daw sa wet box. Siguro yung iba sa iyo nagtatanong na, kung nilabas siya ng 2019, tapos may panibagong labas sa 2022, eh ano yung pinagkaiba nilang dalawa? Bruh. Kahit pa paano meron din naman. Yung dating Euro 4 compliant, ngayon nga po ay Euro 5 compliant na. At ganito na rin ang kanyang mga color scheme. At ang presyo nga po nito sa European market ay 4,499 euros. Na kung i-convert nga po natin sa Philippine peso, ito po ay papatak ng 248,000 pesos. So kung ibabase nga po natin yung specs at features niya sa presyo, mukhang alanganin talaga. Bruh. Kahit kasi sabihin natin siya ang pinakabunsong kapatid ni Z1000, eh para lang din naman talaga siyang ordinaryong naked bike. At ito na nga, aalamin na natin kung present ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. Una na nga po dito, ang kanyang lagayan ng istalyon. At kitang-kita naman, wala po siyang ganun. Wala po siyang lagayan ng istalyon. Pangalawa, wala din po siyang sabitan ng undox. At oras na nga po para sa ating Red Horse Check, ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng... Wala po siyang kargahan ng Red Horse. So therefore, ang motor na ito ay hindi talaga ganun ka-recommended. At kung tatanungin nyo naman ako kung may pag-asa bang dalhin ito sa Pilipinas, sa tingin ko talaga malabo. Pero malay natin, si Kawasaki lang naman talaga nakakalam yan. So hanggang dito na lang muna mga Brad, kung may gusto kong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa baba. At syempre katulad ng dati, hindi magtatapos ang video na ito na hindi sumisigaw ang nag-iisang hari ng shoutout. At alamin ako sino yun. So shoutout nga pala kay Jade Bondad. Shoutout kay Ern Soriano, Nancy Piano, Natalia Pilagio, Alida Dikito, Orly Labadan, Alvin Baluro, Arman Pilagio, at Jay Pilagio. Shoutout kay Warren. Shoutout kay Yandor Marcelo. Shoutout kay John Bumbasi. Shoutout kay Yuma DJ. Shoutout kay Zenju. Shoutout kay Mupaw. Shoutout kay Lino Paster. Shoutout kay Rio Alipuon. Shoutout kay Ryan Jurel Batalones Maghinay. Shoutout kay Isaac Anfone. At pati na rin sa kanyang baby na si Bibi Sachi or Bibi Saki. Belated happy birthday po. Shoutout kay Winzel Vincenzo Quartararo. Shoutout kay Christian Dave. Shoutout kay Vince J. Alboro. Shoutout kay Jason Asurada. Shoutout kay Dom Channel at pati na rin sa BB Boys ng MDRRMO. Shoutout kay Blacks Rider. Shoutout kay Unofficial Friendship. Shoutout kay Aaron Mirabel at pati na rin sa buong Mirabel family. Shoutout kay Carl Enrico. Shoutout kay Sky Kite. Shoutout kay Bian Mark Fulo. Shoutout kay Looney Tunes. Shoutout kay Joyen Barreto. Shoutout kay Ryan J. Reyes at pati na rin sa kanyang asawa na si Karen. Shoutout kay Mang Max Vlog. Shoutout kay Lian Mac at pati na rin sa kanyang asawa na si Akibs. Shoutout sa Bonitas Canteen at pati na rin sa Rivera Family. Shoutout kay Richard Bardinas. Shoutout kay J-Lord. Shoutout kay Charjin Sirit. Shoutout kay Kurt Dan Angel Loreano. Shoutout kay John Aldrin Espera. Shoutout kay Choi Pang. Shoutout kay Jenry James Operario. Shoutout kay Ryan Lopez. Shoutout kay Anthony Kayanan.
So ang ganito na lang muna mga brad, at muli, ride safe, stay at home at stay safe, at syempre, stay alive, K-bye.